kayo? Si tatay daw kumain na. Ano kinain mo, tay? Panis na laway mo, nilulok mo na. Hindi, biro lang po. Magandang umaga po sa bawat isa. Magpalakpakan naman po tayong lahat. Yung palakpakan ng gising na gising ngayong umaga. Yun. Bago po tayo magpatuloy, meron lamang po kong ilang paalala na dapat po nating tandaan habang tayo po ay nasa gitna ng ating programa. Unang-una po dyan, yung ating mga sticker na binigyan po tayo ng sticker, di ba po, during registration. Ingatan po natin yan. Isang beses lamang po kami magbibigay ng sticker at napaka-importante po yan, lalong-lalo na po mamaya sa ating pag-exit. Okay po? Para naman po sa isang maayos, organisado at may sistema nating pag-exit mamaya, ako lamang po ang magsasabi kung sino na po ang tatayo para pumila at umexit. Malinaw po yon? Morning, Consi. Malinaw po? Yan na. Kapag hindi pa po sinasabing tumayo, wag mo na po tayong tatayo. Okay po ba yon? Yan. So, pangalawa po, iwasan din po natin ang palakad-lakad. Wala po tayo sa City Hall. Ang City Hall na po ang dinala dito sa ating barangay ng ating minamahal na alkalde, Mayora Doktora Honey Lacuna Pangan. Lalong-lalo na po kapag may nagsasalita na po sa harap, nakikiusap po kami, iwasan po natin ang patayo-tayo at palakad-lakad. Pwede po ba yon? Yan. Good morning, Consi. Ayan. So, in advance po, binabati po namin ang bawat isa ng Happy Fiesta. No, dahil po sa darating na linggo ay ang celebration po ng kapistahan ng ating mahal na patrong San Juan Bosco. Palakpakan naman po natin ang ating mahal na patrong San Juan Bosco. Hindi pa tayo nakaka-recover sa Fiesta ng Tundo, Fiesta ulit ng Don Bosco at ng San Pablo. Diba? So, paalala rin po na magkakaroon po ang ating mahal na Mayora, Dr. Honey Lacuna, ng kasalang bayan. Sino po rito ang hindi pa kasal? Yan, nagsasama ng tatlo na anak pero hindi pa kasal. So, ito na po ang pagkakataon ninyo na makasal. Ito po ay kasalang bayan na magaganap po sa June 15, 2024. Ito po ay isa sa mga activity ng ating minamahal na lungsod bilang bahagi ng pagdiriwang ng Araw ng Maynila. Handog din po ito ng ating minamahal na Mayora, Dr. Honey Lacuna Pangan. Para po sa iba't ibang mga katanungan at upang malaman po natin kung ano-ano ba yung mga kinakailangang mga papeles, dokumento, ano yung mga dapat gawin, step by step, nandiyan po sa likod ang tent o yung help desk ng City Civil Registry Office. Ito po ang opisina na siyang nag-aasikaso, nagpo-proseso ng mga permit para po sa kasal. Okay po? Hanapin lamang po natin si Ma'am Encar Ocampo para po doon sa may mga katanungan sa mga gustong magpakasal. Malinaw po? Yon. So muli po, isang magandang umaga po sa bawat isa. Tayo pong lahat ay naririto ngayon upang maging bahagi ng Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong dito po sa inyong barangay, ang barangays 107 and 112 Zone 9. Magpalakpakan nga po ang mga taga-barangay 107! Magpapatalo ba ang mga taga-barangay 112? Parang talo ah. Tiyasa na yung iba. Barangay 107! Barangay 112! Oh. Andito naman yung chairman nyo, di ba? tawagin na po natin yung iba nating mga residente, no po? At bilang panimula, tayo po ay tumayo para sa ating maikling panalangin na agad susundan ng pag-awit ng lupang hinirang at ng awit ng Maynila.
Ilagay po natin ang ating mga sarili sa presensya ng ating Panginoon sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ama namin, pakinggan mo po ang aming pagtawag sa iyong banal na pangalan. Basbasan mo po ang aming pagtitipon at kami kaluguran mo sa araw na ito. Pagyamanin mo po, Panginoon, at maging nakaayon sa iyong kalooban ang aming pagkikita-kita mula sa simula hanggang sa katapusan. Masalamin nawa namin ang layunin mong dakila sa aming buhay at maisagawa namin ngayon ang mga gawain na may kabutihan at pag-ibig sa aming kapwa. Bigyan mo po kami ng sapat na lakas at katalinuhan upang maibahagi naman namin ang aming makakaya sa aming mga kasama sa pagtitipon na ito. Panalangin namin ang lahat ng ito sa pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pambansang awit ng Pilipinas. Ayang mag-ibig, Diyos ng sinangalan, alam ng puso, sa titik mo'y kumay. Upang pinitaw, kuyang na ng mag-ibig, sa pandulupin, di ka pasisigil, sa nagatang tutok, sa simoy at sa langit o maraw, ay hinatang tulakaw, isang pagkayang minamahal, ang isang kakakaw at na po tayong umupo. Muli, isang magandang umaga po sa ating lahat, mga minamahal naming batang Manilenyo na nasasakupan ng Barangay 107 Zone 9 under Chairwoman Cheryl Tay Gonzalez at Barangay 112 Zone 9 sa pamumuno ni Chairwoman Lenita P. Rosas, sampunang bumubuo ng inyong bawat council at mga barangay tanod para po sa ating Kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong. Ito po ay isang ugnayan sa barangay, ang isa sa paraan na ating buting Mayora Dr. Hani Lacuna Pangan kaisa ang iba't ibang departamento ng ating pamahalaang lungsod upang ipadama sa ating lahat
ang kanyang hangarin at layunin na iangat ang antas ng pamumuhay ng bawat Manilenyo upang mas mapabuti pa ang kalagayan ng ating minamahal na lungsod. Gayong umaga po ay kapiling po natin ang mga opisyales ng Manila City Hall. Kasama po natin ang presidente ng Liga ng Mga Barangay. Palakpakan po natin Konsehala Dr. Lay Lacuna. At mula po sa ating distrito, ang vice-presidente ng Liga ng Mga Barangay, Vice President Aga Simbulan. Kasama rin po natin ang Direktor ng Manila Barangay Bureau, Direktor Diosdado Boroboy Santiago. Kapiling rin po natin ang Chief of Staff ng Office of the Mayor, Mr. Joshua Santiago. Kasama rin po natin ang Communications Head and Spokesperson of the Mayor, ang dating konsehal po mula sa District 6, Attorney Princess Abante. Kasama rin po natin ang Officer in Charge ng Manila South Cemetery, Director Jonathan Garzo. At ang direktor po ng Department of Tourism, Culture and Arts of Manila o ang DTCAM at ang Protocol Officer ng Office of the Mayor, Director Charlie Dungo. At ang ating mga department heads at mga kawani mula sa iba't ibang tanggapan at departamento ng Manila City Hall at ang ating mga kapulisan na pinamumunuan ng ating MPD, District Director, Police Colonel Arnold Thomas C. Ibay. At higit sa bawat isa po sa inyo, ngayon pa lamang po ay nagpapasalamat na po kami sa bawat heads of each families ng inyo pong barangay sa paglalaan po ninyo ng inyong oras upang maging bahagi ng ating kalinga sa Maynila, pulong-pulong sa pagtulong, palakpakan po ninyo ang inyong mga sarili. Maraming salamat po. At syempre, kasama din po natin ang ating mga magigiting at masisipag na konsehal ng ating distrito. Kaya't upang simulan ang kanyang pagbati, tawagin po natin ang ating unang konsehal. Palakpakan po natin, Councilor Jesus Taga Fajardo Jr. Magandang umaga po sa ating pong mga kapitbahay, barangay 107 at saka 112. Binabati ka po kayo ng isang magandang umaga at ang ating pong mga barangay official, mga chairman, mga tanod, sa inyo po lahat. So, nandito na naman po tayo sa Kalinga ng Maynila. Sa totoo lang po, hindi po tumitigil ang serbisyo ng Kalinga ng Lungsod. Iba-ibang distrito po ang pinupuntahan ng serbisyo na to. Nagkakataon lang po na nandito tayo ngayon sa District 1 sa pangunguna po ng ating mayorahan ni Lacuna at Vice Jules Servo at sang ating pong Congressman Ernest Junicio. Kasama po ang inyong mga konsehal. Konsehal Ian Bansay-Nieva, Konsehal Nino de la Cruz, Konsehal Babilin, Konsehal Tita Irma Alfonso at sang ating pong Konsehal Marjorie Isidro. Kami po, ang inyong mga konsehal ay may kanya-kanya rin po kaming komite. Kaya kung minsan, hindi nyo kami nakikita rito sa session hall pagka Tuesday at Thursday kami po ay nandoon. Yung mga ordinansa at mga resolusyon kami po gumagawa niya. So asahan nyo po na tuloy-tuloy po ang servisyo natin. Hindi po tumitigil ang Lungsod ng Maynila. Maraming salamat po sa inyo. Maraming salamat po, Councilor Jesus Taga Fajardo Jr. Bago po tayo magpatuloy, nagpapasalamat din po tayo sa lahat po ng bumubuo ng Barangay 110 Zone 9 na palakpakan po natin, Chairman Ramir Roda, sa kanila pong pagsuporta sa ating pong Kalinga sa Maynila ngayong umaga. At bilang pagpapatuloy, tawagin naman po natin, Councilor Ian Bansay-Nieva. Good morning! Ayan. Salamat po sa inyong oras at nilaan nyo po rito sa araw na to. Ito'y programa po ng ating mahal na Mayora, Hany Lacuna. Siyempre para tugunan po ang pangangailangan sa panguna po nating Mayora, kasama po ating Vice Mayor Yusel Bonieto, aking kuya, ang Congressman Ernest Junicio, at siyempre mga kasama ko konsehal na nandito sa panguna po ni Konsehal Taga Fajardo, Irma Alfonso, Konsehal Nino de la Cruz, Babilim, Konsehal Marjorie Isidro, at siyempre
kung Sir Ian Banzanieva. Sana po matugunan po namin yung pangailangan sa araw na ito. Muli po, isang masaya at magandang umaga sa inyo lahat. Salamat po. Maraming salamat po, Councilor Ian Banzanieva. Tawagin naman po natin, Councilor Nino de la Cruz. Hello! Hi! Ayan, magandang umaga po sa ating lahat. At sa ngalan po ni Mayora Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo, Congressman Ernix Junicio at kaming anim po na konsyal po ninyo. Lahat po kami nandito full force. At ang buong pamahalang lungsod ng Maynila ay patuloy na nagpapasalamat po sa bawat isang batang tundo sa inyong suporta, tiwala at pagmamahal. Ito po, itong kalinga sa Maynila ay isang pagpapahayag po ng inyong pamahalaan na kayo po ay mahalaga. Kaya sulitin po ninyo ang serbisyo dahil binaba na po rito ang City Hall ng Maynila. Maraming salamat. Pagpalain po tayo ng poong mahal. Poong may kapal. Asenso, Manileño. Salamat po. Maraming salamat po, Councilor Nino de la Cruz. Tawagin naman po natin, Councilor Moises Bobby Lim. Sa maganda umaga ho sa inyo lahat, ang proyektong Kalinga sa Maynila ay handog sa inyo ng ating butihin Mayora Hani Lacuna, kasama na yung ating butihin Vice Mayor at Congressman. Ganon ko ho, ganon kayo kamahal ng ating Mayora. Imbis na kayo pupunta ron, kami na ang mga taga-City Hall na pupunta rito. Ganon kayo arugain ng ating Mayora. Kaya pwede ho ba bigyan natin ng magandang palakpak ang ating Mayora? Yan lang boys, ang magandang umaga ho uli sa inyo lahat. Maraming salamat po. Maraming salamat po, Councilor Moises Bobby Lim. Tawagin naman po natin ang ating susunod na konsehal. Palakpakan po natin, Konsehala Doktora Irma Alfonso. Thank you. Good morning. Buhay na buhay ang mga taga Erbosa. Alam nyo, maganda talaga ang umaga ninyo. Good talaga. Bakit? Buong team ng Asenso Manileño nagdadala ng lahat ng serbisyo. Palakpakan nyo naman! Siyempre, sa pangunguna ni Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul Servo Nieto, at the working congressman, ito talaga working, Congressman Ernix Junicio, at ang anim ninyong konsehal. Siyempre, ako yung pinakamaganda doon. Pinaka-sexy. Tama, di ba? Pero, sana samantalahin ninyo itong umaga na to. Kasi lahat ng serbisyo po nandyan. Binaba ni Mayora para sa inyo. Kaya, samantalahin ninyo kung anong kailangan ninyo, kung anong problema ninyo. Nandyan lahat ang inyong department heads para i-address ang mga yon. So, magandang umaga at nawa, maging maganda ang araw ninyo dahil ang simula ay maganda. Good morning, Doktora Alfonso po. Thank you. Maraming salamat po, Councilor Doktora Irma Alfonso. Ngayon naman po ay tawagin natin Councilor Marjun Isidro. Magandang umaga po sa inyong lahat. Hello! Ulitin natin, doon sa dulo. Hello! Parang hindi pa kumakain yung nandun. O hindi pa nagmumumog. Pag sabi nung hello, nahilo yung katabi. Kumusta na kayo dyan? Kumusta naman yung mga senior citizen? Nakakita nyo, taas ang kamay ng mga bagong ligong senior citizen. Ba't parang konti yata ang naligo? Ulitin natin, yung mga bagong ligong senior citizen, taas ang kamay! Ayan, dumami. Medyo nahiya. Pero pag angat naman nun, hinahilo naman yung katabi. May pumutok. Anyway, natutuwa po ako sapagkat napakarami natin ngayong araw na ito. Kasama po natin ang ating mahal na Mayora,
Hani Lacuna, ang ating Vice Mayor Yulser Bonieto, ang ating Congressman, Congressman Ernix Junicio, kasama ko po ang mga magaganda, magandang konsehala at kaming mga limang konsehal. Hindi ko na po babanggitin kung sino-sino sila sapagkat nagsalita na po sila sa inyong harapan. Ako lamang po ay may konting panawagan. Kung sakasakali pong may mga problema kayo sa inyong mga ID ng senior citizen, kami po sa tanggapan sa Velasquez at Nicodemus ay handang tumulong sa inyo. Ako man po ay senior citizen na rin. Last December, ako po ay 60 na din at nagkaroon na rin po ako ng senior ID. Kaya dual citizen na po ako ngayon. No? Kaya sana po, maski naman po hindi senior citizen, kung meron kayong mga pangangailangan, baka sakali kaya namin kayong tulungan, pumasyalan po kayo sa ating tanggapan, Velasquez at Nicodemus. Muli po, maraming salamat. Ingat po tayo lahat. Maraming salamat po, Councilor Mark June Isidro. Sino po rito ang mga senior citizen na naligo? Yung iba po ganito lang, kasi hapat lang ang ginawa. Hapat lang. Okay, sa pagkakataong ito ay ibibigay ko po sa inyo para sa kanyang mga mensahe ang kinatawan ng ating distrito sa Kongreso. Palakpakan po natin ang bagong tundo, bagong Kongreso, Congressman Ernix Junicio. Good morning! Pwede ba magtanggal? Thank you. Na-miss nyo ba ako? I miss you too. Mula po sa pamilya Asenso Manileño, siyempre pinangungunahan ni Mayor Hani Lacuna, Vice Mayor Yul, at siyempre yung anim nating konsehal na nagsalita kanina. Ako naman po ang inyong congressman, yung batang Ernix nyo na unang-una, nagpapasalamat po muna ako sa inyo. Dahil mahigit isang taon na kalipas nung lumaban po ako bilang congressman, yung bawat isa sa inyo tumulong at nanalangin para sa akin. Kaya yung batang Ernix nyo ngayon, congressman na ng District 1 ng Maynila. Salamat po sa inyo lahat. Pero habang magkakaharap tayo, naririto po ang buong Asenso Manileño, dinadala ang serbisyo ng City Hall para malapit sa tao. Pero pwede ba ako magkwento sa inyo ng konti? Total, magkakaharap na tayo at bagong taon, marami po tayong bagong proyekto na nakalaan para sa inyo lahat. Kung may kwento ko na rin, alam niyo po ba yung tanggapan ng mga dating congressman? Dito sa may Pritil? Alam niyo kung nasan yung Pritil, taas yung kamay, alam yung Pritil. Diba pagtawid nung Pritil, nakita niyo yung bagong tayong Jollibee doon? Nakita niyo? Nakakain na ba kayo doon sa Jollibee na yun? Hindi pa? Pagkatapos ito, didiretso ako sa Jollibee. Sino sasama? Sama kayo lahat. Basta kayo magbabayad. Pagtawid nung Jollibee na yun, nakita niyo yung tanggapan ng mga dating congressman, di ba? Dati ang tawag po dyan yung tahan ng masa. Nung tumagal, tinawag doon na bulwagan ng tundo. Ngayon, tinatanong ako, kung Ernix, gagamitin mo bang tanggapan yon? Ang sagot ko, hindi po. Yung po kasi dati, ang tawag doon, Plaza Rizal. Tama po ba? Plaza para sa taong bayan. Kaya naisip ko, ibalik ko po para sa taong bayan. Pwede? Pero silipin po ninyo ngayon, pinatatayuan na natin ang bagong gusali. Apat na palapag, tatawagin nating bagong tundo, Health and Wellness Center, pero kasi lagi nating problema sa tundo, pinansyal. Ang sagot natin dun, yung ayuda ni Kong. Mga medikal, may libreng gamot tayo sa opisina namin. Pero ang problema po natin, yung pang-laboratory ninyo. Ang tanong, yung pang-laboratory ba, may bayad o libre? May bayad. Mahal o mura? Mapapamura ka sa mahal.
sa tingin nyo, makakatulong ba kung may libre tayong laboratory para sa inyo? Makakatulong? Yun yung tinatayo natin sa Mipritil. Libreng Diagnostic Laboratory Center para sa lahat ng senior citizen at lahat ng batang tondo. Pwede? Kasama rin po doon yung libreng physical therapy. Basta batang tondo ka, libre na po para sa inyo. Pero bukod doon, ayoko ng pakahabaan. Nagpapagawa na rin tayo yung pinangako ko. Alam nyo ba yung complex? Yung complex, yung bata pa ako, complex na yun eh. Yung may swimming pool, basketball, di ba? Eh yung complex natin, naluma sa panahon. Wala namang may kasalanan, lahat ng bagay naluluma. Pero tulad po ng pinangako ko, silipin nyo ngayon. Ilang buwan na lang mula ngayon, meron na tayong bagong tondo sports complex para sa lahat ng batang tondo. Libre po para po sa inyo yung ginawa natin. Pwede? Marami pa tayong proyekto at sa lahat ng senior citizen, taas ang kamay mga senior citizen. Ngayong bagong taon, may bibisita ako sa inyo at meron po akong surpresa at malaking ngiti ang iiwanan ko sa lahat ng senior citizen dito sa mga taga-tondo. O kaya sa inyo, marami pong salamat mula sa pamilya ng Asenso Manileño. I love you. Pagpalain kayo ng Poong May Kapal. Asenso Manileño. Asenso Manileño, muli palakpakan po natin Congressman Ernix Dionisio. At sa pagkakataon pong ito, ay kapiling na po natin ang ina ng ating minamahal na lungsod, ang kauna-unahang babaeng alkalde ng lungsod ng Maynila. Palakpakan po natin kagalang-galang Mayora Doktora Hani Lacuna Pangan. Hi! Hello! Good morning! Masaya kayong nakita kami. Totoo ba yan? Kami din eh. Masaya kami na napaunlakan nyo yung aming munting paanyaya na makasama natin kayo. Belated happy fiesta, ha? Diba? Nagsimba ba kayo? Baka puro happy-happy lang ang ginawa nyo, ha? Meron ba kayong hiniling kay ninyo? Hi. Hi. Good morning! Good morning! Good morning! Good morning. Magandang umaga po. Magandang umaga. Maganda pa kayo sa umaga. Bakit ba kayo nandito ngayon? Anong meron? Bukod nakakita kayo ng artista, loko lang. Andito po kami para maramdaman naman ninyo na meron tayong gustong iparating sa bawat isang taga-tondo. Ang lahat po ng serbisyong madalas nyong hinahanap sa City Hall, kami na napunta dito. Inilapit na namin sa inyo. Nasabi na ng mga kasamahan ko, hindi na namin uulitin. Alam ko po, yung iba sa inyo napakaaga gumising. Alam nyo, 5:30 pa lang ng umaga, minomonitor ko na.
ang dami-dami na nakapila dyan. Kaya malamang, pag uwi nyo, tulog kayo ulit, di ba? Tulog ulit? Good morning! Good morning, good morning, good morning. Ako, Diyos ko, hindi po na yata ako. Hello! 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 O yan! Ganito! Good morning! Oh, unang tanong. Sino sa inyo ang hindi pa nakakakilala sa akin? Ay, mabuti na. Tagal-tagal na. O sino naman sa inyo ang ngayon pa lang ako nakita? Ay, pero konti na lang, ha? Madalas kasi ako dito, sa lugar ninyo. Paikot-ikot. Oh, 'di ba? Tatlong araw nga ako nandito sa kapistahan niyo eh. Tsaka madalas po ako na nangingingain diyan sa ugbo. Oh, paborito ko 'yung tumbong eh. Oh, 'yan. Anyway, mabalik po ako sa ating usapan. Hello. Candy, mas maganda 'yan. Naririnig pa rin ako sa likuran. Naririnig pa rin po ako sa likod. Ayan. Hindi na ho namin pagkakatagal-tagalin pa. Gusto ko pong ipakilala sa inyo ang mga tao at departamentong katuwang ko para maghatid sa inyo ng serbisyo. Kasi madalas pupunta kayo sa City Hall. Meron kayong nilalapit. Hindi naman nyo alam kung sino lalapitan nyo. Diba? Hihingi kayo ng tulong sa inyong mga konsehal, kay Congressman Junicio, para ma-refer kayo. Para dun sa mga kailangan nyo. Kaya ipapakilala, ayan, diba? Parang fire squad lang. Papakilala ko po sa inyo ang iba't ibang mga departamentong madalas nyong pinupuntahan. Pero ang kagandahan sa umagang ito, yung kanilang opisina, dinala nila dito. Para halimbawa, sa ating mga senior, ubus na yung booklet nyo, pwede kayong manghingi dito. Nawala yung inyong citizens, yung senior citizens card, pwede nyo ilapit dito. Yung may mga mali sa kanilang mga birth certificate, marriage certificate, pwede nyo ilapit dito. Okay? Yung mga naghahanap ng capital assistance, pampuhunan, educational assistance, yun pong mga nangangailangan ng i-renew yung kanilang PWD card, solo parents card, clearance, meron dito. Yung gusto magpanotakyo, meron dito. Gusto magpa-check up ng libre, meron po kami. Meron kami. 'Di ba? Ano ba naghahanap ng trabaho? Meron din kami. Yung may mga katanungan tungkol sa kanilang health center, andito rin. Kanina, meron nang nag-lecture sa inyo kung paano makaiwas sa sunog. 'Di ba? Nakinig ba kayo? Totoo ba 'yan? Very good. Sino pa nakalimut? May mga problema sa TODA. Problema sa Meralco at Maynilad. Pambayad. Hindi ko nasagot yan. Hindi ko nasagot yan. Pero, kung merong kayong gustong iapila dun sa billing nyo, pwede, nandito. Madilim ang inyong paligid. Andyan po ang ating engineering at city electrician's office. Baku-bakong kalsada, andyan din sila. So halos lahat na po andi dito. Kaya mamaya pwede ho ba? Huwag kayong mahiya. Puntahan niyo po yung aming mga help desk dito. Ito na yung pagkakataon ninyo eh. Gusto nyo ba pumunta pa ng City Hall? Mamamasahe pa kayo.
Eh dito, yan lang o konting ano lang, lakad lang. Mabilis. Diba? Lalo na yung ating mga minamahal na seniors. Hindi na kayo pupunta ng City Hall, dito na. Kaya ho lahat ng mga serbisyo natin, i-avail nyo na ngayong umaga. Pwede ba? Pwede ho? O sige, simulan na natin. Dami ko pang sinasabi. Diba? O, unang-una, ang inyong paborito, paborito ng ating mga lolo't lolo. Tatay, dito ka, Ma'am Eleanor Jacinto ng OSCA. Thank you po, Mayor. Good morning po. Magandang umaga po sa inyong lahat. Sino po dito ang mga senior citizen na? At sino naman po dito ang nag-birthday na noong January 1 hanggang ngayong araw na ito? Pwede po kayong mag-apply ngayon dito po sa inyong harapan. Nandito po ang aming OSCA Help Desk para po makakuha na kayo ng Senior Citizens ID. Meron lamang po akong mga ilang tagubilin. Kung kayo po ay mayroon ng Senior Citizens ID na hawak-hawak ng ating lungsod ng Maynila, kailangan po ay wala na kayong ibang hawak-hawak na senior citizen mula po sa ibang lungsod. Isa lamang po ang kailangang merong kayong tangan-tangan na senior citizens ID. Bawal po ang nagsha-shopping ng OSCA ID. Ngayon din po, pangalawa, bawal din po ang ginagawa po ang ganito sa ID. Kasi po... May ganyan na ngayon? Opo. Ang liit. Ang liit-liit na parang keychain. Bawal po ito. Fake po ito. Lalabas po ito na fake ID. Kasi po, hindi ho kami nag-i-issue sa OSCA Manila ng mga in-scan na IDs. Pawang original OSCA ID po ang ini-issue ng aming tanggapan. Kaya po, pagka meron po kaming nakikitang ganito na pumupunta po sa aming tanggapan at mga ganitong in-scan ID, pinaliit, pinaserox, ay kaagad-agad po namin kinoconfiscate. Kaya po, pakiusap namin sa inyo, gamitin po lamang ninyo ang inyong original OSCA ID. Kung sakali naman po na ito ay inyong mawawala, maaari naman po natin itong mapalitan sa aming tanggapan. O kaya po, lagyan po ninyo ng ID lace para naman po hindi po kaagad-agad mawawala ang inyong senior citizens ID. Pangatlo po na ibibiling ko, bawal din po ang pagtatamper sa inyong OSCA ID. Yung pagdidikit po ng kahit na anong sticker o pagbutas po sa inyong original OSCA ID. Yun lamang po, Mayor. Marami pong salamat. Oh, mga mami, daddy, naintindihan na po nyo. Alam nyo po, kasi may pagkakataon, halimbawa may anak kayo sa ibang lungsod na nakatira. O dinalaw nyo. Ilang buwan kayo dun na malagi. Eh, gusto nyo may senior citizen ID din kayo. Halimbawa, sa ibang lungsod, papagawa kayo doon. Bawal po yun, ha? Kung saan po kayo talaga naninirahan, nakarehistro, isa lang dapat ang inyong senior citizens ID. Kasi ho, pag nahulihan kayo na napakadami yung senior citizens ID, ay kukunin po yan lahat. Ba't pa naman kayo maghahanap ng ibang senior citizens ID? Eh dito sa Maynila, siksikliglig lahat ng ating senior citizen. Meron ba niyan sa ibang lungsod? May allowance ba kayo doon sa ibang lungsod? Wala. Wag na kayong manghingi pa ng senior citizens ID. Total, yung ID nyo, pwede naman yan sa lahat ng lugar. Okay? Okay, maraming salamat. Next, ang ating pong Manila Department of Social Welfare, Direktora Ref Fugoso. Morning po sa inyong lahat. Morning.
Mayora, ang madami po kasing nilapit sa MDSW ay mga mag-a-apply ng solo parent IDs at saka PWD IDs. So mamaya po, after nitong program natin, meron po tayong booth dito sa likuran, Manila Department of Social Welfare. Doon po kayo lumapit. Ang kailangan po sa pag-apply ng PWD ID, kailangan po ng barangay certificate for PWD ID purposes at saka doctor certificate po na nagpapatunay na kayo ay PWD. Sa solo parents naman po, kailangan din ng barangay certification na kayo ay solo parent at saka affidavit ng circumstances or circumstantia paano po kayo naging solo parent. So, tutulungan po kayo dyan sa likod. At para din po sa iba nyong katanungan, komento at suggestion, kung may problema po sa ID nyo, makikita din po natin dyan sa likod kung ano po ang nangyari. So, sa MDSW din po, pwedeng lumapit ang nangangailangan ng capital assistance at saka educational assistance. Pero yan pong mga assistance na yan ay subject po sa validation ng mga social workers natin, bababaan po kayo. Meron lang po akong importanteng paalala. Minsan po kasi, may mga tao na may hawak na senior citizen ID, solo parent, PWD, pero allowance po nun, isa lang ha. Kung senior citizen po kayo, sa senior lang po kayo makakatanggap ng allowance. Kasi po, pagka-araw ng payout, meron po kaming nahuhuli na nakatanggap na pala sa solo, tatanggap pa sa PWD. Hindi po pwede yon. At saka yung problema din po namin sa solo parents, kung minsan po, hindi naman sila totoong solo parent. Nahuhuli po namin yan. Alam niyo, Mayora, paano namin nahuhuli yan? Paano? Madami pong marites na kapitbahay sila. Ire-report po sa amin, naku, kaya pag may kaaway kayo, pasensya na, mare-report kayo kagad. At iba-validate po yan ng mga social workers natin. Direktora Re, oh, yes, para maliwanag. Pag sinabi ho nyo solo parent, solo. Kayo lang po ang bumubuhay sa inyong mga anak. Edad? Pababa po ng 18. 18 anyos pababa. Hindi na ba sila pwedeng mag-avail ng solo parent kapag ang mga anak nila ay pataas na ng 18 years old? Hindi po, Mayora. Minsan po kasi may nagagalit sa amin. Araw ng payout, buntis po eh. Nako. Paano naging solo parent po yun? Baka naman si Mama Mary siya, Immaculate Conception. Wala pong ganun na ngayon. Ay, wala na ngayon. At ibig sabihin, pag kayo ay nakitang buntis, hindi kayo nagsosolo. Tama? O, paano naman yung magagawa yan? Kung wala kayong partner. Ay. At saka yun po, Mayora, ano? Teka muna. Eh, lagi natin pinag-uusapan babaeng solo parent. Paano naman yung mga lalaki? Ah, dami nag-react. Pwede rin pong mag-apply ang solo parent na lalaki. Pero tandaan nyo, ang definition po ng solo parent, dapat nasa inyo yung mga anak nyo. Ayun. Kasama nyo. Kasama ang mga, alam mo, ang mga lalaki daw, wala magagalit ha, magaling magtago. Paano nyo mahuhuli ngayon na solo parents sila? Ay, wala kang katibayan. Kaya nga po, kailangan ko marites eh. Kaya nananawagan po ko mga marites sa kapitbahay. Kasi mahirap din po namin kung minsan sa validation, nagkukunwari, di po ba? Ay, sa totoo lang po, madami kaming natatanggal sa listahan sa tulong ng mga kapitbahay. Ayan. Ay, di ba? O kaya kung ako sa inyo, kaibiganin nyo ang kapitbahay ninyo. Tama po, para wala magsumbong. Maraming sa... Teka, ikaw naman, Direktora Re, may bago kang programang inilunsad. Ito po ay sa tulong ng ating Konseho ng Maynila. Ewan ko kung nabanggit nila kanina. Yung unang abuloy program po ng lungsod ng Maynila. Oh. Alam niyo po, ayaw naman natin mangyari to sa atin. Ano po? Correct. O di ho kaya sa ating mga mahal sa buhay.
Pero ito po ay parte na ng buhay ng lahat sa atin na darating po ang panahon na tayo po ay lilisan o lilisan po ang ating mga mahal sa buhay. Makakaasa po kayo na makakatanggap kayo ng tulong galing po sa ating lungsod, ang tinatawag po nating Unang Abuloy Program po sa ilalim din ng Manila Department of Social Welfare. Sige nga, paki-explika. Yes, Mayora. Ayaw naman po naming may mamatay po. Kaya lang alam nyo, unang araw pa lang, 100 na ang na-report sa amin. Totoo po yan. Ang kapamilya naman po ay tuwang-tuwa sa tulong po na natanggap nila. Pero ayoko pong makatanggap kayo niyan ngayon. Okay. So, meron din pong matatanggap na 3,000 automatic ang mga namatayan po. So, kami po mismo, ang pamalanlungsod ng Maynila, ang unang tutulong po sa inyo. Maliit kung iisipin. Diba? Pero malaking tulong pa rin po yan. Makabawas man lang po doon sa mga kailangan yung gastusin. Napaka mahal ng mga anak, mahal pa ang mabuhay, mahal na rin po ngayon ang mamatayan. Yan po mga bagay na hindi na po natin maiiwasan. Pero ito po makakasiguro kayo, ang inyo pong pamahalaan, lagi po niyong magiging kaagapay. Okay po. Maraming salamat, Direktora Re Fugoso. Next, Ma'am Engkar Ocampo ng Civil Registry, para po sa mga katanungan ninyo patungkol sa mga pangalan ninyo o kahit ano patungkol sa lahat ng mga certificate, birth, death, marriage. Ayan. Ma'am Engkar, dito ka. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga po, Mayor. Ang amin pong opisina ang nangangalaga o nagre-rehistro ng mga birth certificate, marriage, at death certificate. Paalala lang po, para po hindi kayo magkaroon ng problema doon sa mga nganak pa lang, kung maaari, pag nanganak kayo, ayusin po ang pag-filled up ng mga birth certificate ng inyong mga anak. Paki-check po muna bago kayo pumirma. Ganun din po doon sa mga ikakasal. Sana i-check nyo muna yung mga spelling para nang sa ganun, pag nairehistro sa amin, tama na at hindi na kayo mamumblema pa. Doon din po sa mga death certificate, yung mga dokumento po na dapat nakalagay doon sa death, dapat tama. Kasi usually po nagkakaroon ng problema, kaya hindi sila nakakakolekta ng mga benepisyo nila, may mali sa death certificate. Mayor, meron din po tayong gaganapin na kasalang bayan sa June 15. Ito po ay gaganapin sa Manila Cathedral. Kung sino po yung gustong mag-avail, pwede po kayong mag-inquire sa amin, help desk sa may bandang likuran. Ito po ay handog ng ni ating Mayor Hani Lacuna Pangan at ang lungsod ng Maynila in time po ng Manila celebration po ng Araw ng Maynila. Sino sa inyo ang hindi pa kasal? Hindi pa kasal? Depende. Tay. Anniversary. Okay. Pwede, bakit hindi? Pag-isipan mo mabuti yan kung gusto mong magpakasal ulit. Opo, mamaya po, mami. Lapit ka sa kanya, ha? Para mabigyan kayo ng mga requirements. O, dun po, unahin muna natin. Dun po sa may mga personal na mga katanungan patungkol po sa kanilang mga certificates, pwede ho kayo lumapit mamaya kay Ma'am Engkar. Maling spelling, maling kasarian o gender, baka lalaki kayo, naging babae doon. Ha? Late registration. Kaya nga ho ng paalala ni Ma'am Engkar, dapat lagi nyo muna chine-check lahat bago kayo pipirma, lalo na po sa marriage certificate. Bago ho kayo
pumirma, siguraduhin yung kayo lang ang kinasal. Oy, may nakakalusot, di ba, Ma'am Encar? Oo! Meron dyan magagaling. Kunyari, ano, tas hindi irerehistro, di ba? Maraming ganyan. Anyway, uulitin ko lamang po. Katulad nung isang taon, tayo po ay may kasalang bayan. Dalawang klase. Civil o sa huwes at sa simbahan. Kung sino po ang gustong magpakasal sa darating na Hunyo, makipag-ugnayan lang po kayo sa civil registry kay Ma'am Encar. Ang tanong, may gastos ba yan, Piora? Kaya nga ayaw namin magpakasal eh. Wala. Wala hong gastos. Sagot namin lahat. Mapasibil o mapasimbahan. May reception ba, doktora? Naman! Siyempre! May reception. O, diba? Sagot din namin. Wala kayong gagastusin. Eh, sino po magkakasal sa amin? Ako! Ay, totoo naman eh. Sa pwes ko, ako ang magkakasal sa inyo. Eh, syempre sa simbahan, hindi na ho ako, ha? Pari po. Pero ako pa rin ang magiging ninang nyo. Oo. Kaya po, yung mga gustong magpakasal, pumila na po kayo. Oo. Ha? Okay? Para alam nyo kung ano mga kailangan nyo, mga dokumento. Yun lang naman yun eh. Pero maliban doon, doktora, may singsing ba? Oh, syempre! Kami magbibigay. Ano pa ba? May bulaklak ba yung bride? Oo naman. Kami na rin na magbibigay noon. Lahat, pati ano, yung aras. Yes, ma'am. Oh. Belo. Belo! Abuso na yan. Pero malay mo. Di ba? Malay mo! Hanap tayong sponsor! Lechon! Bakit naman hindi? Baka atakihin kayo, pade. Tay, agad, di ba? Wala pang honeymoon. Okay, so yun po ah. Marami-marami salamat, Ma'am Encar. Para po sa gustong magpalinis, yung may reklamo sa basura, si Kyle Nicole Amoral, Amoral, ng DPA, sorry. Isa pong makakalikasang umaga sa inyong lahat. Ako po ang inyong resident basurera, Kyle Amoral mula sa DPS. So meron lang po ako ipapakiusap sa inyo. Para onting reminder po, meron po tayong ordinansa na tinatawag na 8572 o mas kilala po sa Tapat ko, Linis ko. Napansin ko po kasi, pakiusap po dahil ito po'y bilin ng ating butihing mayora na panatiliing malinis ang buong lungsod ng Maynila. So makakaasa po ba ako na sisinupin po ninyo at ilalabas nyo po sa tamang oras yung mga basura ninyo? Ayan. Marunong na ba kayo mag-ano, hiwalay? Ayan. Nabubulok at di nabubulok? Ayan po, nabanggit na po sa ating mayora. Ngayon po, pangalawa po, ipapakiusap ko rin po na mag-segregate po kayo. Sa totoo lang po, meron po kaming team sa DPS na pumababa po sa mga barangay. Katunayan po, kausap po namin yung mga chairman po ninyo kahapon. Nagsischedule na po kami para bababa po sila para maturo po yung tamang paghihiwalay ng basura. Ngayon po, pinapangako ko po sa inyo, pag nakapaghiwalay na po kayo ng basura, kahit po yung nabubulok at hindi nabubulok lang po, meron po tayong mga sample na dala. Ito pong hawak ko ngayon ay pataba po sa lupa. Ito pong sample na to ay mula po sa mga basurang nabubulok. So ito po, pwede nyo pong gamitin yung mga plantito at plantita. Sino pong plantito at plantita dito? Ayan po.
po. Ito po, nanay, para po masubukan nyo, para po ma-chismis nyo rin po sa mga kapitbahay nyo kung gano'n po ka-effective yan. Ngayon po, yung nakikita nyo po yung inuupuan po dito sa harapan. Ayan. Ay, thank you po. Ito po, sample po ito ng mga basura nating hindi nabubulok. Meron pong nag-donate sa lungsod ng Maynila ng plastic melter at ng pulverizer po. Ngayon po, yung mga basura po namin na nabubulok na nakukolekta po namin sa inyo, ginagawa na po namin mga upuan, trash bin, at saka mga table po. Na ibabalik din po namin sa mga barangay at sa mga daycare, utos po ng ating mayora. Ayos po ba yon? Ayon. Kaya pakiusap po, sana po makatulong po namin kayo sa pagpapanatili ng malinis ng ating lungsod. Yun lang po, maraming salamat. Maraming salamat, Kyle. O halimbawa, Madam Pahirama, kahit ito po, yung plastic cup, meron po yung pinagagamitan. Yun po, nagawa na nating mga upuan. Kaya, ipunin po ninyo. Pag naipon po ninyo, magagawa po natin yan. Babalik din naman po sa barangay ninyo. Okay, maraming salamat, Kyle. Kyle, nakalimutan mo. Yung mga nagpapagawa ba ng bahay, naghahakot ba kayo ng mga ano? O, di ba? Kasi minsan, iniiwan na lang sa kalye yung ano, yung mga tabla, yung mga yero. Kung meron po palang mga gustong magpahakot sa inyo, pwede nyo rin pong ilapit yun sa aming tanggapan. Huwag nyo lang pong itatapon sa mga poste, sa mga center island. Itawag nyo lang po sa amin para ma-actionan po namin agad. Ayun lang po. Maraming salamat. Maraming salamat! Sunod! Mga may problema sa parking, Toda, Ka-Dennis Biyahe ng MTPB. Magandang umaga po sa ating lahat. Nais lang po namin ipaalam sa inyo yung mga bagong batas na ipinatutupad. Taas po ang kamay ng madalas nagmumotorsiklo. Motorsiklo! Ayan, mga nakamotor. Ayan, marami. Ipinararating lang po namin sa inyo na lagi kayong magsusuot ng helmet. Ang penalty po niyan, hindi na po 500. 1.5 na po ngayon dahil nagkaroon po ang Metro Manila na STS, single ticketing system. Tumaas na po ang penalty. Kaya upang maiwasan po natin na mag-helmet tayo, dahil protection din po natin yan. Bawal din po yung nutshell na helmet. Yung nutshell po yung butas-butas. Ah. Pang bisikleta lang po yun. Wala pong protection sa ulo yun. Pag ganun po, nahuli kayo, 3,000 po yun. Mahal! Kahit saan po kayo magpunta sa Metro Manila, iisa lang po ang penalty. Yung babayaran nyo yung halaga. Huwag po natin pag-helmetin yung siko. Minsan sa siko nilalagay yung helmet. Huwag po. Pati po yung angkas po ninyo pagsuotin nyo. Minsan, nakahuli kami. Angkas niya yung asawa niya, walang helmet. Tinatanong ko ngayon yung lalaki, mahal mo pa ba asawa mo o gusto mo ng palitan? Kaya ayaw mong pasuotin ng helmet para pag nabagok, tapos na. O para pag nakulong, hindi mo napapiyansa. Di ba? Ay, wag. Pag-helmetin natin. Kahit jowa natin, pag-helmetin natin. Jowa. Ano po? Jowa. Protection nila yon. Tandaan po natin yan. May isa pa hong ordinansa para po doon sa madalas na sumasakay ng tricycle. Dito po sa Tondo, maraming tricycle. Alam nyo ba kung magkano na pamasahe? Ang pamasahe po ay 16 pesos. 16! Kaya pag may naningil po sa inyo ng higit sa 16 pesos, huwag po kayong papayag. Ano po? Pag senior, 13. Pag estudyante, 13. Kaya po ginawa yung batas na yan sa utos po ni Mayora Hani Lacuna, pag-ibig po sa atin yan, pinoproteksyonan tayo. Ayaw ni Mayora na mapagsamantalhan tayo sa pamasahe. 16 lang po. Ano po? Pag senior, 13. Eh, paano po yun? Kanina lang sumakay kami, siningil kami ng 20. May mga enforcer po tayo sa kalye. Sumbong po ninyo, hulihin yan.
Ano po? Huwag po kayong papayag, humingi kami ng tulong sa inyo para magkaroon ng visa yung ordinansa, makipagkaisa po kayo. Pag pinagsamantalahan po kayo, sumbong po ninyo. Ano po? Kasi pag tatlong beses na nila ginagawa yan, tatanggalan na po sila ng prangkisa. Hindi na po sila makakabiyahe. Ano ho? Eka, Dennis, paano yan kung gusto kong solohin ang tricycle? Ayokong may katabi. O kung ang capacity po ng tricycle, apat po ang babayaran nyo. Kasi special tayo. 16 times 4. Ayaw po ninyo ng may katabi. Ano po? Huwag nyo na nga lang paalisin yung driver, di kayo makakaalis. Ano, alamang kayo magmaneho ng tricycle. Special po yan. Kaya kung ilan po ang laman ng tricycle, yun po ang bilang na babayaran natin. Kaya kung apat po, 64 pesos po yun. Ganun lang po. Eka, Dennis, paano po yung isa pang ordinansa? Yung bawal ang sabit. Ayan po, yung ordinance 9003. Huwag po kayong magdaramdam sa driver na sinasakyan ninyo pag ayaw kayong pasabitin. Kasi bawal po yun. Ang ordinansa, mga kababayan, kaya po ginagawa yan, hindi po kapritsyo ng konseho o ng alkalde. Ginagawa po yung ordinansa dahil po sa pag-ibig at pagmamalasakit sa inyo. Sa ating lahat bilang proteksyon. Sino ba makikinabang pag hindi tayo sumabit at hindi tayo na disgrasya? Tayo rin. Di po ba? Tayo rin. Oh. Yung pumasahe sa tricycle, bakit ni-regulate yan? Pag-ibig din sa atin yan para hindi tayo maabuso. Susundin lang po natin lahat. At sa lahat na nagmamaneho, mag-iingat po kayo lagi. Susunod lang po tayo sa batas trapiko. Para iwas gastos, iwas abala, iwas disgrasya. Ano po? Okay. Maraming salamat po. Salamat ka, Dennis. O, doon po sa may mga problema natin, mga kapatid na toda, yung mga walang lisensya, daming ganyan. Nanunod ba kayo ng balita? Oh, parang ngayon, pati yung mga nagmamaneho ng e-trike, mukhang hahanapan na rin ng lisensya, di ba, Kademis? Oh, meron na yun. Oh, ha? Susunod po. Kung may katanungan po kayo patungkol sa internet center, Doc Pox Pangan. Good morning po. Good morning, Mayora. Maikli lang po. Gusto ko lamang po kayong imbitahan na sana naman bisitahin po ninyo ang ating health center. Meron na po tayo ngayong libreng clinical laboratory dito po sa Barrio Magsaysay. Meron na rin po tayong libreng ECG para po ma-check na agad kayo habang maaga pa lang kung may nararamdaman kayo. Meron na rin po tayong libreng ultrasound po para sa ating mga buntis. Okay? Pag nagpa-prenatal check up po, meron na po tayo niyan. At isa pa po, sana po, dun sa mga bibisita sa health center, baka naman pong maaring tangkilikin ninyo itong ating bagong patient health center appointment. Ayan po, yung nakapaskil na yan. Scan lamang po ninyo, pwede na po kayong pumili ng serbisyo, pwede na rin pong ilagay kung anong araw nyo gusto pumunta para po magpa-appointment kayo. Doon po naman, sa mga walang telepono, walang load, kahit po naka-walk-in kayo, tatanggapin pa rin po namin kayo. Okay? So maliwanag po yun, ha? Kaya naka-appointment kayo, kaya naka-walk-in kayo, tatanggapin po namin kayo ng malugod sa ating health center. Kami po ay nakikiusap lamang na sana po tangkilikin ninyo itong bagong sistema na ito. Kasi po isa po ito sa 8-point agenda ng ating Secretary of Health. Yun pong tinatawag na digitalization. Gusto po natin lahat ng datos natin pagdating ng panahon incorporated para po pagpunta ninyo sa mga ospital, madali pong makita ang inyong data. So again, mga kasama, tangkilikin po natin ang ating health center at nang sa ganon, sa ngayon pa lang, malaman na ninyo kung merong kayong karamdaman. At kung makita sa health center na kinakailangan kayong i-refer sa ating mga ospital, kami po ang gagawa noon. Okay? Salamat po. Dr. Pangan.
Okay. Tanong, ano ba ang mga libreng laboratory sa inyong Barrio Magsaysay Health Center? Yan. Meron po tayong libreng CBC, urinalysis, fecalysis, SGPT, SGOT, cholesterol. Ayun po, meron tayo nun. Nakukuha ba agad ang resulta? Makukuha po yung resulta after 2 days. Kasi po, e-extrakan kayo. Halimbawa, pumunta kayo ng Lunes. Sasabihin po ng doktor natin, balik po kayo ng umaga ng Martes kasi po fasting. Kailangan po hindi kayo kumain. So bumalik kayo ngayon ng Martes. Kinuha na kayo ng dugo. After 2 days po, bibigay na yung resulta sa inyo. Okay? Yun po yun. Okay. Ano po yun? May libre pang anti-pneumonia. Tama po. Para po ba sa mga seniors na nangangailangan ng pneumonia, flu vaccine, binibigay po sa atin yan ng Department of Health. Hindi po tayo nagkumukuha niyan, kundi binibigay po sa atin yan ng Department of Health. Ang tanong, kailan po tayo binibigyan ng Department of Health? Quarterly po ang bigay niyan at hindi po ganung karami. Ang binibigay po nila, ang senior citizen po natin ngayon, almost 180,000. Ang binibigay lamang po ng Department of Health, minsan 10,000 lang, minsan 20,000 lang. Kung kaya po kami, ako inilalagak po natin sa ating mga health center at pinipili po natin yung senior na mas senior. Halimbawa po, kung ako ay 60 years old, tapos si tatay ay 80 years old, pinaprioritize po muna naming bigyan yung mas matandang senior. Okay? So yun po yun. Kaya po kami sa aming tanggapan, Manila Health Department, lagi po kami nakikipag-unayan sa DOH para mas makahingi pa po tayo ng karagdagang bakuna. Pagdating po ng panahon, malay ninyo, pag nagkaroon pa po tayo ng budget, tayo na rin po mismo ang bibili at nang sa ganun, mas marami pa pong bakuna ang mabigay natin sa mga seniors natin. Oh, maraming salamat, Doc Fox Pangan. Next, ang ating pong city engineer, Engineer Andres, at city electrician, Engineer Randy Sadak. Pasok! Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa inyong lahat. Kung napansin niyo po, binababaan po natin ang serbisyo ng engineering dito sa ating lugar. Kung napansin niyo po, nung Lunes, nilinis natin itong buong Herbosa. Nakapag-flushing tayo ng kalye, nakapag-aspalto po tayo kahapon, nakapag-declogging tayo, pati po yung mga bundling ng wires na ibaba natin dito. Kung meron pa po kayong mga request, meron po kaming help desk sa likod. Kung may mga area pa po na kailangan natin na aspaltuhin, na-aspalto na rin po namin yung mga katabing barangay. Yung mga request nyo po ng paglilinis ng drainage, nandito po, nasa help desk po. At yung may mga katanungan po sa mga billing po ninyo sa Maynilad at sa Meralco, meron po ditong representative ang Maynilad at Meralco. Kung may katanungan po kayo sa billing, kung bigla pong tumataas ang inyong mga bills, pwede po natin silang tanungin. Nandito po sila sa likod. At para naman po doon sa mga pailaw, nandito naman po si Engineer Sada kung may mga request kayo na pailaw dito sa mga barangay. Engineer Randy? Yes, ma'am. Good morning po. Kami naman po sa City Electrician's Office. Kami naman po yung nagpapanatili po na maliwanag po ang ating kakalsadaan sa gabi. Samantalahin ko lang po, Mayor. Kasi po, minsan may mga kababayan po tayo na minsan sinasalbahi po yung mga street lights po natin, no, yung mga facilities natin. Pag may nakita po kayong gumagawa po ng gano'n, i-report po sa barangay o kaya sa amin po. Kasi po, tayo rin po ang napoprovisyo minsan pag sinasabitan no, o kinukuha yung mga wiring natin. Yun lang po, Mayora. Opo, alam nyo, meron kaming video dati na yung iba po natin mga kabataan, hinihila po yung mga kable. Tayo din naman po napoprovisyo. Di ho ba? Kaya sana po nakikisuyo kami. Pag may nakikita po kayong ganyan, i-report nyo agad sa amin. Huwag ho nyong hahayaan na sirain po nila
itong mga kable na ito. Unang-una po, perwisyo na po, mawawalan kayo ng kuryente. Pangalawa, gastos na naman po yan sa inyong pamahalaan. Kasi pinapalitan at pinapalitan namin eh. Di ho ba? Maraming maraming salamat po. Ah, ito. Oh, pampagana sa mga naghahanap ng trabaho, Director Fernan Bermeo. Dito ka, Fernan. Magandang umaga po, Mayor. Magandang umaga po sa lahat. Good morning. Good morning po. Bakit parang ang seryoso niyo po? Kalma lang ha, okay. Para magising, may mga tanong po kami. Taas po ang kamay dito nang walang pera ngayong umaga. Nagising na po sila. Mas magigising po kayo. Magpalakpakan ang gustong magkapera ngayong umaga. Ayan. So manifesting po tayo. Sabihin niyo po sa katabi niyo, magkakapera ka. Kalapitin niyo po. Sige po, manifesting. Sige po, sabay-sabay po. 1, 2, 3, magkakapera ka. Ayan. Tapos sabihin niyo po, magtrabaho ka. Yan. Yan po talaga ang ating dapat gawin. So, kailangan po nating magtrabaho para magkaroon po tayo ng sahod at pera. No? Tama naman, di ba? So, kayo po ay malugod po naming iniimbitahan dito po sa Kalinga, sa Maynila. Peso Job Fair po, nandog po ni Mayor Honey Lacuna, kung saan po, meron po tayong 20 employers. Kung saan ang kanilang mga job vacancies po ay para po sa mga high school graduate po, college level po, college graduate, tsaka yung technical vocational. Sama-sama na po yan. Para po sigurado ngayong umaga, ma-hired on the spot po kayo. So, pwede po apply po tayo dyan, no? Tapos po, ini-invite din po namin kayo. Bukas po, meron naman po tayong mega job fair naman dyan po sa may SM San Lazaro. So, sa mga hindi makapunta dito, punta po tayo sa SM San Lazaro po. Okay, magtatanong po ako dahil naka-green. Ayan, si ma'am. Kapag mag-a-apply ka, diba, meron kang dadalang dokumento kung saan andun lahat ng mga detalye mo para mag-a-apply ka, diba? So, ano po yung tawag dun sa dokumento na dala-dala mo? Barangay certificate, birth certificate. Hindi po, yung isang dokumento lang kung saan nakalagay na ang daming requirement, ha? Requirement na yan. Yung dala-dala mo. Application. Biodata. Biodata. At dahil dyan, ibigyan kita ng... Ma, congratulations po. Palakpakan naman natin. Okay, next. Another question. Ay, medyo nakakalito daw yun eh. Okay, di ba nag-fill out tayo ng biodata? Ayan, naka-green ulit. Nag-fill out tayo, di ba? So, ano ang Tagalog ng nickname? Palayaw po. Palayaw. Congratulations po. Ayan. So, speaking of biodata, usually po, pag mag-a-apply, kayo po ngayon, may dala ba kayong biodata kung mag-a-apply kayo? Wala. May dala-dala po kami. Okay? Laki yung ligtas. Okay? Tapos po, kung wala po kayong pampapicture, wala kayong picture, may camera po kami, may printer kami, wala kayong ligtas. Okay? Kung wala po kayong ballpen, dahil wala naman, di ba, usually, may dala kaming ballpen, wala kayong ligtas. Okay? Kung wala pa kayong pang-thumb mark, may pang-thumb mark po kami. Wala talaga kayong ligtas. So, eh, paano kung hindi tayo sila marunong sumulat? Kami na po ang magsusulat para po sa inyo. Okay po, kasi po, meron po tayong programa, yung trabaho po para sa senior citizen and persons with disability po. So, tuloy-tuloy po yan. So, andito po yung mga naging beneficiary po natin ng trabaho oh. For work for PWDs po. Ayan. Wow. So, magandang umaga po. Ayan. So, tuloy-tuloy po yan. San siya po? San siya na-employ? Jollibee po ito. Jollibee or McDonald's po. So, tuloy-tuloy po yan. So, apply po tayo. Pwede po ba yon? Pwede po. Okay, so sabi nga po nila, di bali ng tamad, hindi naman pagod. Pero po sabi po namin, sabi po ni Mayor, bawal po tayong tamarin at napakarami po nating bayarin. Magandang umaga po sa bawat isa. Salamat po. Oha! Wala na kayong dahilan para hindi mag-apply. Meron ng biodata dyan. Meron ng picture. Meron ng ballpen. Okay? Kung kailangan nyo ng special power of attorney, meron dyan. Police clearance, meron dyan. Sangka pa, katawan na lang nyo ang kailangan. At ang kagustuhan na magtrabaho. Okay?
Malay nyo, swertehin kayo ngayon. Para naman po sa mga alaga nyong hayop, Doc Nick Santos ng DIB. Magandang magandang umaga po sa ating lahat. Magpapaalala lang po ako doon sa mga nag-aalaga ng aso at pusa, maging responsable po tayo. Ano po itong responsable pag-aalaga? Yung aso po natin, hindi natin ilalabas ng bahay o kalye na wala pong lace o dala tayong dustpan. Nang sa ganun, pag dumami naman po ito, madadakot po natin. Pangalawa po, bigyan po natin ng tamang espasyo o kulungan ang ating mga alagang hayop. Para po sila makapag-exercise, para rin po mga tao yan, kailangan nilang mag-ehersisyo. Ang pangatlo po ay bigyan po natin ng tamang kalinga at pagmamahal ang ating mga alagang hayop. Bawal po nating saktan to, may sagutin po tayo sa batas 8485 Animal Welfare Act. At doon po naman sa mga nag-aalaga ng hayop, maging responsable po tayo. Pag irresponsible po tayo, may mga sasagutin po tayo sa batas. Una, pag pinakawalan natin ang ating alagang hayop at nahuli ng city pound, may multa po tayong 500 piso. 500 pesos pag nahuli ng city pound! Pag ang aso naman po ay ayaw nating pabakunahan at may nagreklamo sa atin, may multa po tayong 2,000 piso. 2,000 pesos para sa ayaw pabakunahan ang kanilang mga alaga. Pag ang aso po natin ay nakakagat at walang bakuna, 10,000 po ang multa dito pag inireklamo po tayo. 10,000 pag nakakagat na walang bakuna ang aso. Pag nakakagat naman po ang ating alagang aso at ayaw nating pabakunaan o sagutin yung gastos nung nakagat, magbabayad po tayo pag idinimanda po tayo. Mabilis po ang hearing dito. Magbabayad po tayo o magmumulta ng 25,000 pesos. Di po ba mabigat yun? Kaya kailangan po maging responsable po tayong tagapag-alaga. May kaso na 25,000 pa. At nais ko rin pasalamatan ng ating mayora sa pagbibigay sa amin ng bagong building ng City Pound and Shelter. Malapit na po itong maging operational. At hindi lang po yan. Binigyan na po kami ng building, bibilan pa po kami ng bagong apat na wagon. Kaya maraming maraming salamat po, Mayora. O yan, madadagdagan na po yung ano, yung panghuli ng ating mga pag-alagalang mga alaga. Kaya po, kung po pwede, huwag ho niyong hahayaan pag-alagala ang inyong mga alaga. Okay? Kung itatravel naman po natin yung mga alagang hayop, tinatanong po natin saan tayo kukuha ng permit. Ang opisina din po namin ang bahalang magbigay sa inyo ng health certificate para maibiyahe niyo po yung inyong alagang hayop, mapalokal man o abroad. Oh! Pwede pala yon. Kapag gusto mong dalhin ang iyong alaga at ikaw ay mag-a-abroad, sa inyo muna pupunta. Opo, Mayor. Okay. Oh, ayan o ah, para dun sa mga mahal na mahal ang kanilang mga alaga, tinuturing na nilang kanilang mga anak, pagka gusto nyong ibiyahe, makipag-ugnayan lang po kayo sa VIB. Maraming po salamat. Maraming salamat, Doc Nick. Ma'am Tintin, kanina nag-lecture na po ang atin pong Bureau of Fire. Magandang umaga po. Gusto niyo ng bigas? Parang may na. Gusto niyo po ng bigas? Yon! Nakinig po ba kayo kanina? Nung nag-lecture ang ating mga bumbero. Sino ang gustong masunugan? Wala! Kasi po, walang masayang nasusunugan. Kaingatan po natin ang ating mga buhay, ari-arian at kasangkapan. Kasi, imagine nyo, nagtatrabaho kayo, pinupundaran nyo yan, tapos masusunog. Diba? Kaya gawin po natin ang nararapat, yung mga natutunan po natin para hindi po tayo magkasunog. May kasabihan po tayo. Pag may isinuksok, may mahuhugot. Sa BFP po, sa Bureau for Protection, naniniwala po kami sa kasabihang pag may isinaksak, may huhugutin.
Di ba, Tay? Hinugot mo ba? Bago umalis ng bahay... Umaha ka na ng hinugot, tatay. Tay, hinugot mo, ah. Parang hindi masaya si nanay, eh. So, pag bago umalis ang bahay, hugutin na natin. Kasi yung mga napapabayaan, naiiwanan, pagbalik, tupok na. Kaya, bago po natin iwanan ang ating mga bahay, hugutin po ang mga nakasaksak. Ano pong number ang tatawagan in case of emergency? Kahit anong emergency? 911. Pakiulit po. Kanina binigay naman yung telephone number, ano po? Pagalimbawa, wala na kayong matandaan na adequate ang cellphone nyo, eh doon nakastore yung cellphone ng pinakamalapit na fire station, dapat alamin ninyo, di ba? Pag nakalimutan, ang tatawagan, tatlong numbers? 911, yun lang po tatandaan natin. Eh, didiretso na po yan sa Bureau of Fire Protection. Huwag nyo pong uunahan ang Facebook Live. May sunog sa kapitbahay. Eh, lumalaki yung sunog. Critical po yun. So, sana pakiusap na lang na po na itawag po sa amin kaagad. So, mula po sa Bureau of Fire Protection, sa pag-iwas sa sunog, hindi ka nag-iisa. Maraming salamat po. Maraming salamat, Ma'am Tintin. At ang pinakahuli, ang pinakasiga po sa amin, batiin naman natin ang bagong talagang General Thomas Arnold Ibay ng Manila Police District. Ma'am Mayora, maraming salamat po. Magandang umaga po dito sa atin sa Tondo. Unang, good morning everyone. Good morning! Opo, nais ko pong ipakilala sa inyo, kasama ko yung nakakasako po natin dito. Si ang station commander po ng Uno, si Lieutenant Colonel Florida. Palakpakan po natin. At yung PCP commander naman po na nakakasakop dito, si Police Major Mandane. Opo, nais ko lang pong i-report, iulat sa inyo yung kadalasang nilalabag po na ordinansa, hindi lang po dito sa Tondo, kundi sa Kamaynilaan. Unang-una po, paninigarilyo sa mga public places natin. Sino na po natikitan? Nahuli. Aba, sino nang nahuling naninigarilyo sa kalye? Wala pa. Aba, mabuti po. Maganda. Pangalawa po, yung nahuli naman po, nakahubad ang pangitaas. Sino na po nahuli? Aba, wala. Mga nakahubad po ng pantaas. Eh, yung pambaba, sino na huli? Ma'am, sa loob lang po ng bahay po, pwede pong makubad ng galon. So po, yung susunod naman po, yung nag-iinuman sa labas ng bahay o sa kalye. Sino na po ang hindi lang na huli? Yung nasita na lang, nasita. Napagsabihan. Naku, ang dami niya nung piyesta. Oh. Nag-iinuman sa kalye. Oh. Tama po yun, ma'am. Kaya ngayon po, nakabawi na po sila sa piyesta. Kaya ngayon po, magkakahulihan na po ulit tayo. Yan ha, pinagbigyan kayo ng piyesta ha. Ngayon, wala na ha. Tabla-tabla na tayo. Yes, ma'am. At, nako, meron pang maapila dito. Don Bosco pa daw. Aba, baka naman linggo-linggo may piyesta kayo. Ma'am, napag-usapan lang po natin yung malaking piyesta na ang piyesta ng Santo Niño. Oh. Sino po may piyesta? Unfair daw, unfair. May alam pa silang unfair ngayon. Piyesta ng Don Bosco, taas ang kamay. Aba, lahat kayo, piyesta ng Don Bosco? Yun ba patron ninyo dito? Paano yan, Colonel Florida, na-leave natin? Hulihin natin sila lahat. Sa darating na linggo. Ayun po, ang huli naman po, ayun pong napakalaking problema natin. Hindi lang po dito sa Kamaynilaan, sa buong syudad at sa iba't ibang lugar ng Pilipinas. Yun pong labag, paglabag ng mga kabataan sa paglabag. Curfew! Alam na alam po nilang lahat, ma'am.
Kaya paalala lang po natin, dapat bantayan po natin yung ating mga anak dahil pag nasa labas sila, kadalasan sila po ang sangkot sa gulo at rumble. Alam po nila ma'am lahat. So, yun po, nasabi na po namin yung kadalasan pong nalalabag na ordinansa. Sana po sumunod po tayo. Magandang umaga po sa inyo lahat. Maraming salamat, General Ibay. O, ito ha. Ito, pakiusapan tayo. Sa totoo lamang, pwede ho akong maglabas ng executive order, liquor ban. Pwede kong gawin yun. Gusto ba nyo? Gusto nyo? Eh kasi naman, ang alak, dito dinadala. Alam nyo yan, di ba? Oh, iihin nyo na lang. Bawal ang away. Oh. Magkakapit bahay kayo o pagka medyo ano na kayo, iba na ang timpla ninyo. Meron ho kasing ganyan na nangyari nitong kapistahan ng Santo Niño. Hindi na nga ho kami naglabas ng liquor ban dahil alam naman po namin, kahit anong labas namin ng liquor ban, hindi naman kayo susunod. Pero sana nakikiusap kami, di ba? Hindi naman pong masamang magsaya. Huwag naman po tayong maghahanap ng gulo. Respetuhan ho ba? Di ba? Tsaka kung ako po, tatanungin nyo, mas gusto kong kumain, makikain. Kesa uminom. Meron ka pang hangover. Oh, pero hindi naman yung pwede eh. Pwede ho ba makiusap sa mga magpipiesta? Okay, pwede lang ha. Pakiusap lang naman. Okay? At dahil, dyan na po nagtatapos. Kapagod pala, no? Dyan na po nagtatapos ang ating ugnayan sa umagang ito. Muli po, inaanyayahan namin kayong lahat na pagkatapos po nitong ugnayan ay tumungo po kayo sa aming mga health desk sa likuran kung meron po kayong mga personal na katanungan na hindi po namin nasagot kanina. Kung meron po kayong personal na pangangailangan, huwag po kayong mag-atubiling lumapit o pumunta po sa kanila. Sa mga gusto pong magpa-check up, meron po dito. Gustong pabakunahan ang kanilang mga alaga, meron pa rin po dito. At sana po sa mga naghahanap ng trabaho, tumungo po kayo sa aming job fair. Muli po, maraming salamat sa inyong lahat. Sa maaga niyong paggising para makasama namin kayo. At dahil dyan, meron kayong premyo. Lahat po kayo ay makakatanggap ng tagsasampung kilong bigas mula po sa inyong pamahalaan. Maraming salamat! Good morning! Muli po, palakpakan po natin ating minamahal na Alcalde Mayora, Doktora Hani Lacuna Pangan. Maraming salamat po. Gayun din po sa ating butihing Congressman Ernix Dionisio. Councilor Ian Bansay-Nieva. Councilor Moises Babilim. Councilor Nino de la Cruz. Councilor Dr. Irma Alfonso, Councilor Marjun Isidro, at Councilor Jesus Bong Fajardo Jr. Muli po ang paalala po sa bawat isa yung atin pong napag-usapan kanina na ako lamang po ang magsasabi kung sino na po ang tatayo para pumila.
At mamaya po sa ating pag-uwi sa ating mga tahanan na iuwi na natin yung 10 kilong bigas. Balik na po tayo rito. Pag diniretso nyo po yan, puro help desk po yan ng iba't ibang department kanina. Yung mga department head na nakita natin, nandyan po ang kanilang mga help desk. Kung kayo po ay may mga katanungan, may mga concern, punta lamang po kayo doon po sa mga help desk po nila. At pakiusap din po, pag na-claim na po ang 10 kilos ng bigas, diretso labas na po tayo. Huwag pong babalik. Wala pong mag-U-turn. Malinaw po? At hawakan po natin ang ating mga sticker. Hawakan na lamang po ang ating mga sticker. Mayroon po tayong 8 pila, kaya hindi po natin kailangang magmadali at magunahan. Okay po? Okay. Tayo na po tayo, unang row. Next row, tayo na po yung next row. Kapag hindi pa po kayo pinapatayo, wag mo na po tayong tatayo, okay po? Next row, please. Next row. Tayo na po ito. Sige, tayo na po dito. Aalisin lang po yung bangko sa harapan para po mabilis tayong makalakad. Next row. Next row. Next row. Next row po. Tayo na po ito. Sige, si nanay. Alam po. Next row. Tayo na po. Upo lang muna po kayo. Next row. Tayo na po. Next row. Tayo na po. Next row. Tayo na po. Sige, tayo. Next row. Next row. Next row. Tayo na po dito. Tayo na po. Next row. Next row. Next row. Tayo na po tayo. Ilabas na po ang sticker. Next row, please. Hawakan na lamang po ang sticker. Upo muna, te. Next row. Sige po. Tanggalin na po yung sticker, hawakan na lamang po ninyo. Next row. Next row. Tayo na po. Next row. Next row.
magkaroon pa sa requirements. Mente, ano?